Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan," at sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating Faith for Reflection ngayong araw ay si Brother Selton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. May kambal ka ba? Kapistahan ngayon ni Santo Tomas, ang tinatawag na kambal sa 12 alagad. Bakit kaya siya binansagang kambal? Kung sa bagay, mas mainam itong paglalarawan sa kanya kaysa tawagin naman siyang the doubting Thomas. Sa paanong paraan kaya siya maaaring naging kambal? Nang si Jesus ay nakatakda ng magtungo sa Jerusalem, naging mainit ang mga mata sa kanya ng mga Hudyo, lalo pat nang kanyang ipahayag na siya at ang Ama'y iisa. Tanging si Santo Tomas lamang ang buong giting na nagdeklara na handa siyang sumunod kay Hesukristo hanggang sa kamatayan nito. Sa muling pagkabuhay naman ni Jesus, siya lamang din ang naradikal na nagdeklarang si Hesukristo ang Panginoon at Diyos. Sa ganitong pananaw, dapat nating matularan si Santo Tomas. Siya ngay kambal sa magiting niyang pagsunod kay Jesus hanggang kamatayan at sa kanyang radikal na deklarasyon kay Hesukristo bilang Panginoon at Diyos na totoo. Katulad ni Santo Tomas, magkaminsay magkakambal rin ng ating kagitingan sa pananampalataya sa pag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. Hilingin nating matularan siya sa kanyang kambal na kagitingan sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang radikal na pagpapahayag ng pananampalatayang lubos. Manalangin tayo. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.